Gandang araw po, pinagpalang araw sa atin lahat at ngayon po muli mag-share po ako ng word ni Lord na nabasa ko sa aklat ng Marcos chapter 10 verse 14. Sabi po dito, nagalit si Jesus nang makita ito, at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, pag-aralan po natin kung bakit mas madaling mapabilang sa kaharian ng Diyos ang mga bata dito sa kwentong ating babasahin. So, ang title po nito, Kumalat ang Kabutihan. Sabi dito, kumalat sa buong mundo ang kabutihang ginawa ng isang matandang lalaki dahil hinayaan itong makatulog ang isang lalaki sa balikat niya. Sinabi ng isang pasahero sa matanda, nagigisingin ito ang lalaki. Sabi ng matanda, hayaan lang daw na makatulog ang lalaki. Maaaring pagod daw iyon at dumaan din siya sa ganoong sitwasyon. Halos isang oras na nakatulog ang lalaki at nang bababa ng matanda, dahan-dahan itong inalis ang ulo ng lalaking nakahilig sa balikat niya. Nang hindi pa nakakababa ang matanda, ito pala'y kinuhana ng litrato ng isang pasahero at inilagay ito sa internet. Kumalat ang larawang iyon. Nasasalamin sa ginawang kabutihan ng matanda ang ating inaasam ang kabutihang tulad ng sa Diyos. Makikita natin ang kabutihan ng Diyos nang sawayin niya ang mga alagad kasi ayaw nila itong lumapit sa kanya. Sabi dito, ayaw kasi ng mga ito na lumapit sa Panginoong Hesus ang mga bata dahil ayaw nilang maingayan o maistorbo ng mga bata ang Panginoong Hesus. Pero iginiit ni Hesus na hayaan ang mga bata na lumapit sa kanya at binasbasan pa niya ang mga ito. Sa ginawang iyon ni Hesus, sinikayat niya tayong magtiwala sa kanya tulad ng sa mga bata. At sabi dito, ipinaalam ni Jesus na sa ating lahat, naligtas tayo kapag kasama siya. Gising man tayo o natutulog, maaari tayong humilig sa kanya kapag napapagod tayo. Bibigyan niya tayo ng ligtas na lugar para makapagpahinga. Ang Diyos ay maihahalin tulad sa isang kanlungan na kung saan ay ligtas tayo. So, amen po. Ang Panginoon po ay isang larawan, laging siya ang larawan talaga ng kabutihan. So, bakit naman po mga bata ang tinutukoy niya na mas madaling makakapasok sa kaharian ng langit? Dahil po ang mga bata, kapag lumapit ito, wala pong pag-aalinlangan. Talagang, di po ba bilang magulang, may anak po tayo. Kapag humingi ang mga bata, ganun na lang, kahit na hindi nila alam kung anong pinagdadaanan ng magulang. Kung ang magulang ba ay may pera o wala, basta sila'y humingi. So, ganun po yung ini-insist sa atin ng Panginoon na magtiwala tayo sa Diyos, katulad ng sa bata. Humingi, kumulit, kulitin natin siya dahil ang Diyos ay di katulad ng magulang na kapag wala talagang may bibigay, pero ang Diyos, napakarami niyang ibibigay. Ang kailangan lang po natin ay maglambing at kung minsan naman ay kulitin siya. Bakit? Napakarami po yung tao ang lumalapit at humihingi ng tulong sa Diyos. Minsan, nahuhuli man po ang ating hinihiling, pero maging katulad ng bata, abay sige, hala, hingi. Humiling sa Diyos dahil yun po ang gusto ng Diyos. Lalo tigit kung tayo lubos na nagtitiwala sa Kanya, lagi lang nating ilapit through prayers sa panalangin po ang ating mga nais or mga kailangan. At yun po ay hindi pa hinihingi ng Diyos. Bagamat minsan ang tugon ng Diyos ay hindi instant at kung minsan naman ay talagang delay, pero sabi, may dahilan ng Diyos. He is always on time. Alam niya kung kailan mo to kailangan at alam niya kung kailan niya to ibibigay. Basta magtiwala ka lang. So, kumakalat po ang kabutihan dahil sa mga taong may puso ng kagaya ng sa Diyos. At yung ngayon, napakadali na marami ka na makikita sa social media na iba't ibang uri ng mga kabutihan na minsan mamamangha ka. At yun nga po, pwede po tayong maging kabilang sa mga taong magpapakalat ng kabutihan ng Panginoon. Kabutihan na ipamalita na mabuti ang Diyos, na ang Diyos ay laging nandyan para sa atin. Kabutihan ng Diyos na laging handa siyang tumulong at ang kabutihan ng Diyos na laging matyagang nag-aantay sa atin.